Madalas po itong in-order sa aking tindahan, kaya ibabahagi ko sa inyo ngayon. Tara, umpisahan na natin! Gagamit po tayo ng 2 cups ng kakang gata. Ito po ay pang toppings. Nasa dulo po ng video ang ating costing. Ang pagluluto po nito ay depende po sa lakas ng inyong apoy. At kapag nag-brown na po ito, luto na ang ating latik. Isi-set aside naman natin ito. Gagamit po tayo ng 600 grams ng malagkit na bigas, 400 grams ng bigas. Huhugasan lang natin ito ng 3 beses. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Ito po ay ibababad natin ng 5 hours. Pwede rin po na magdamag. Ito po, ginigiling na natin ang ating mga bigas. Bago ko po ito giniling, tinapon ko muna yung tubig na pinagbabaran at saka po ako naglagay ng 2 cups ng water. Kung wala po kayong gilingan, pwede po kayong magpagiling sa palengke. 2 beses ko po giniling ang ating malagkit na bigas para siguraduhin firm ang ating mixture. Ito na po ang ating giniling na malagkit na bigas. Titimplahan na po natin. Maglalagay tayo ng 1/2 tablespoon ng rock salt, 400 grams ng washed sugar. Gagamit po tayo ng ube food flavor, 1 tablespoon. And then mix. Mag-a-add pa po tayo ng 1/2 cup ng coconut oil. At ating hahaluing muli. Hahatiin natin sa 2 ang ating mixture. Ginagawa ko ito para malagyan natin ng design ng ating bilao. Usually po kasi kapag kahandaan, gusto po nila yung bilao ay may design. Ayan po, kumukulo na yung pinainit natin na tubig. Maaari na natin isalang ang ating ube kalamay. Gagamit po tayo ng puto molder na large para po sa pang-design natin sa ating ube kalamay. Ginrease po natin ito ng konting coconut oil bago tayo naglagay ng mixture. Ito naman pong pan na to ay 12x8. Sasalang natin ito for 15 minutes sa malakas na apoy. At sa pangalawang mixture po, naglagay tayo ng 1 can ng ube condensed milk. At para mas smooth po yung ating ube condensed milk, nilagyan ko lang ito ng tubig at minix ko lang siya. Ihalo din natin ito sa ating ube kalamay. Haluin po natin ito. At after 15 minutes, maaari na natin ilagay ang ating ube kalamay mixture. Sasalang natin muli ito ng 25 minutes.
Ito naman po yung sobra natin na ube flavor. Sasalang natin ito sa ating puto molder na large for 20 minutes. Ito po ay large na bilao, 16 inches. Naglagay lang tayo ng malinis na dahon ng saging. Tapos, ginrease natin ito ng coconut oil. So, yan, i-slice na muna natin ang ating ube kalamay. Para po sa akin, mas madaling magluto ng ating mga kalamay kesa yung mag-iisip ka ng design. Pero yun nga, talagang lalaruin mo lang talaga kung paano yung design mo. Tapos, minsan tumitingin ako sa mga old pictures ng mga nagawa ko. So yun, dun din ako kumukuha ng idea. Tapos minsan nakakatuwa kasi yung mga nagme-message sa akin, yung mga friends ko sa FB, tapos sasabihin nila mag-order sila. Pero i-check muna nila dun sa reels ko or sa photos ko dun sa FB ko. Tips lang po, kapag gagamit po tayo ng gloves, yung plastic gloves natin, ano po, lalagyan po din natin to ng coconut oil para hindi din dumikit dun yung ating mga kalamay or sapin-sapin. Ayan po, maglalagay na tayo ng toppings, ang latik. Pwede din po tayo mag-toppings ng crushed peanut, yung ating minatamis na buko. Depende po sa gusto ni customer. Ito na po ang ating ube kalamay. Ito naman po yung iba kong nagawa na design. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! May order po tayong bibingkang malagkit. Ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa nito, kung magkano ang pwede nyong kitain at konting tips. Tara, umpisa na natin! Gagamit po tayo ng 1 kilo ng malagkit na bigas. Huhugasan natin ito ng 3 beses. Nasa dulo po ng video ang ating costing. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Maglalagay po tayo ng 2 cups ng water, 1 cup ng kakang gata. Maglalagay din tayo ng 1/2 cup ng washed sugar at haluin natin ito. Tatakpan natin at isasalang natin ito sa medium heat.
At kapag kumulo na po, hahaluin natin ito ng bahagya para umilalim pa ang ating gata. Tatakpan nating muli para maluto pa. At ang next naman ay gagawa naman tayo ng pang-toppings, ang ating sweetened latik. Maglalagay lang tayo sa pan ng 4 cups ng kakang gata. Sasalang natin ito sa medium heat. Maglalagay naman po tayo ng panutsa. Ang timbang po nito ay 540 grams. Maglalagay din po tayo ng rock salt pang balance ng tamis. At haluin natin ito. Ang pagluluto po ng sweetened latik ay depende po sa lakas ng inyong apoy. Ito po, one at a time ko lang itong inahalo. At kapag lumabas na po ang coconut oil, indikasyon po ito na luto na ang ating sweetened latik. Pwede nyo rin pong bawasan ang ating coconut oil. I-assemble na po natin ito. Ang gamit po natin na bilao ay medium or size 14. Nilagay ko lang po dito ang ating malagkit na kanin at pina-flat ko na po ito. Bago po natin nilagay ang ating malagkit na kanin, naglagay muna tayo sa ating malinis na dahon ng coconut oil. Kapag na-flat na po ito ng mabuti, maaari na natin ilagay ang ating sweetened latik. Ito po, tumigas na yung ating sweetened latik. Kaya nahihirapan akong i-flat siya sa ating malagkit na kanin. Pero pwede naman po natin itong remedyohan. Sana po ay meron kayong napulot na idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Pag nahihirapan po kayong haluin, ilapat, salang nyo lang uli para lumambot. Tigas eh. And kapag malambot na po, pwede na to. Off na natin. Halika na. So ayan, simutin muna natin yung nasa sandok natin. Ayan po, napakadali lang yan i-flat sa ating malagkit na kanin. Oh, diba? Ayan, madali lang siyang sumunod. So yan, i-cover lang natin lahat ng ating malagkit na kanin. Tips lang po, lalo na po sa mga walang physical store, no? Mas maganda kasi na lagi kayo nagpo-post sa inyong FB or FB page. Gawin yung story or reels. Kasi ako, no? Bukod dun sa may physical store na ako, share ko lang po na nakakakuha po ako ng mga big order or like nito, yung mga bilao-bilao sa aking FB page or sa FB na account. Pwede din kayo sumali sa mga group tapos i-post nyo yung mga niluluto nyo.
Ayan po, ini-slice na natin ang ating bibingkang malagkit. Minsan po, nagre-request yung mga customer ko kung pwedeng i-slice ng maliliit, ganon. May mga special request po sila. So yun, ginagawa din po natin yun. Ayan po, tinatanggal naman natin yung mga excess leaves natin para mas madali po siyang i-cling wrap. At para naman po sa ating costing, nag-costing po tayo based sa ating mga napamili. Nabili natin yung malagkit na bigas ng 57 pesos, ang panutsa 60 pesos, yung ating nyog 60 pesos, salt piso, tapos yung bilao po na medium na gamit natin na 14 inches ay 20 pesos at yung dahon ay 3 piso. So yung naging puhunan po natin ay 198 pesos. Ang bentahan ko po nito ay 500 pesos. Pero yun nga po, depende rin po sa inyo yun. Depende po sa inyong puhunan. At ang pwede nyo pong kitain ay 302. Sana po ay nakatulong ako sa video ng ito. Thank you for watching!